Ang premis ng pelikula ay itinakda sa taong 2,154 kung kailan ang daigdig ay overpopulated at polluted na lampas sa rehabilitasyon. Maraming mga bagong sakit ang nag-evolve, na ginagawang may sakit ang kalahati ng populasyon. Ang dating magagandang lungsod ay naging mga slum. Ang lipunan ay nahahati sa mas mataas at mas mababang mga uri, at ang agwat sa pananalapi sa pagitan ng dalawa ay exponential. Ang mga mayayaman at makapangyarihang tao ay lumikha ng kanilang bagong tirahan, malayo sa mahihirap. Nakatira sila sa isang istasyon ng kalawakan, na nasa orbit ng lupa na tinatawag na Elysium. Ang Elysium ay isang utopian na lungsod na walang kalungkutan o sakit. Mayroon itong lahat ng uri ng marangyang mapagkukunan, at kabilang sa mga ito, ang pinakamahalaga ay ang pasilidad ng medbay. Ang mga medbay ay pribadong pag-aari ng mga silid na medikal na maaaring agad na magpagaling ng anumang sakit na alam ng sangkatauhan o anumang anyo ng pisikal na pinsala. Habang ang buhay sa Elysium ay mahiwagang, ang buhay sa mundo ay eksaktong kabaliktaran. Ang mga tao ay pinamamahalaan ng walang isip na mga robot na pulis na bumugbog sa kanila sa ngalan ng Zero Tolerance Policy. Sa simula ng pelikula, binasa ng isang batang lalaki na nagngangalang Max Da Costa at ng kanyang kaibigang si Frey Santiago ang mga kwento tungkol sa Elysium at sa marangyang buhay nito. Ipinangako ni Max kay Frey na dadalhin siya nito sa Elysium balang araw. Ang maliit na batang lalaki ay nakatira sa isang bahay ampunan na pinamamahalaan ng isang madre na mahal niya. Ang kanyang ambisyon sa buhay ay bisitahin ang Elysium balang araw. Gayunpaman, pagkalipas ng maraming taon, si Max ay lumaki na bilang isang kriminal. Nawala na sila ni Frey habang wala na ang malainan niyang madre. Sinusubukan ni Max na makabawi mula sa kanyang kriminal na nakaraan at gumagawa ng normal na trabaho sa Armadin Corporation, isang pabrika kung saan ginagawa ang mga armas para sa Elysium at mga robot na pulis. Isang araw habang papunta sa trabaho, may ilang robot na pulis na lumapit kay Max at nabali ang kanyang pulso dahil sa pagiging maswain. Pumunta siya sa ospital at nagulat na makita ang kanyang matandang kaibigan na si Frey na lumaki bilang isang nurse. Naghabol ang dalawa habang ginagamot ni Frey ang mga sugat ni Max. Sinubukan ni Max na anyayahan siya, ngunit umalis siya upang alagaan ang isa pang pasyente bago niya magawa. Nakikita natin na ang ospital ay puno ng mga tao na itinuturing na normal dahil sa sobrang populasyon at mga sakit. Pagkatapos ay pumunta si Max sa kanyang trabaho, kung saan ang kalahati ng kanyang sweldo ay ibinabawas dahil sa pagiging huli. Ang CEO ng Armadin Corporation ay residente ng Elysium na pinangalan ng John Carlyle. Nananatili siya sa lupa upang alagaan ang mga pabrika at inaalagaan lamang ang kita ng kumpanya. Wala siyang simpatiya sa mga problema ng kanyang manggagawa. Isang kriminal na nagnangalang Spider ang bumuo ng isang ilegal na sistema ng pangingibang bansa para makapasok ang mga tao sa mundo sa Elysium. Ngunit ang proseso ay lubhang mapanganib dahil ang ilan lamang na umaalis ay makakarating sa Elysium nang walang pinsala. Una, nakuha nila ang mga tatak ng pagkakakilanlan ng Elysium sa kanilang pulso na nagpapahintulot sa kanila na ma-access ang anumang pasilidad sa Elysium. Pagkatapos nito, ang mga tao ay sumakay sa tatlong malabukid na sasakyang pangkalawakan at tumungo sa istasyon ng kalawakan. Habang papalapit ang mga barko, inalerto ang Defense Secretary ng Elysium Jessica De La Porte tungkol sa paglabag. Nakipag-ugnayan siya kay CM Kruger, isang rogue sleeper agent, at ang kanyang kanang kamay sir. Agad na sinunod ni Kruger ang utos ni Jessica at nagpaputok ng air missile launcher sa mga barko. Dalawa sa kanila ang nabaril, ngunit hindi nakuha ng missile ang ikatlong barko. Sa dalawang barko na nawasak, 46 na tao ang namatay. Sa kabutihang palad, ang huling barko ay dumaong sa Elysium. Gayunpaman, bago makatakas ang mga taong sakay ng barko, inutusan ni Jessica ang mga gwardiya na hulihin ang lahat ng nasa loob nito. Hinahabol ng mga police chopper at robot ang mga Earther at inaresto sila. Dalawa lang ang nakakarating sa isang medbay ay ang isang ina at ang kanyang anak na may sakit. Ang anak na babae ay gumaling sa medbay dahil sa kanyang identification band. Paglabas niya sa makina, natutuwa ang ina nang makitang nakakalakad na siya ng maayos. Sa sandaling yon, pinatotohanan ng robot na pulis ang dalawa. Ang mga Earther na lumalaban ay pinapatay habang ang iba ay pinatapon pabalik sa lupa. Bumalik sa lupa, si Max ay nasa kanyang trabaho nang ang isang pinto sa kanyang workstation ay nakajam. Hiniling sa kanya ng kanyang supervisor na pumasok sa loob upang ayusin ito, kahit na ito ay lubhang mapanganib. Pumayag si Max ngunit pagpasok niya sa loob, sumara ang pinto, at sinalpok siya ng isang alon ng nakamamatay na radiation. Makalipas ang ilang sandali, kinalagad siya mula sa silid at ipinadala sa isang medical na unit. Pagkatapos ay sinabihan siya ng isa pang robot na malapit na siyang makaranas ng catastrophic organ failure at may 5 araw na lamang para mabuhay. Dumating ang CEO na si John ay nakita si Max na nakahiga sa kama, ngunit mas inaalala niya ang pagkasira ng kama kaysa sa kalusugan ni Max. Ang isang robot ay nagbibigay kay Max ng ilang mga tabletas upang matulungan siya sa sakit at pananatilihin siyang pisikal na gumagana hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos mismo ng huling misyon, si Jessica ay ipinatawag ni Patel, ang pangulo ng Elysium. Hindi siya mahilig sa mga pamamaraan ni Jessica at hindi niya sinusuportahan ang irresponsableng pagpatay sa mga tao. Ngunit pumalakpak si Jessica sa pagsasabing hindi niya papayagan ang mga tahanan ng kanilang mga magiging anak, si Elysium, na salakayin ng mga Earthers. Gayunpaman, binantaan ni Patel si Jessica na sibakin siya kung magdulot siya ng mas maraming kaswalti at utusan siyang ihinto kaagad ang paggamit ng Kruger. Bumalik sa lupa, sinabihan si Kruger na ibalik ang lahat ng kanyang mga armas dahil hindi na kailangan ang kanyang serbisyo.
Galit siya at pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Jessica. Samantala, nakita siya ng kriminal na kaibigan ni Max na si Julio na nakatalikod mula sa trabaho at tinulungan siya. Matapos siyang tulungan ni Julio na inumin ang kanyang mga gamot, pinahanap siya ni Max na si Spider. Siya ngayon ay desperado na pumunta sa Elysium sa lalong madaling panahon at gamitin ang medbay upang pagalingin ang kanyang sarili. Pumunta sina Max at Julio para makipagkita kay Spider at hilingin sa kanya na ipadala si Max sa Elysium bilang pabor na ginawa sa kanya ni Max 3 taon na ang nakakaraan. Si Spider, sa kabilang banda, ay nag-aalok sa kanya ng isang gawain na isaksak sa utak ng isa sa mga mataas na opisyal ng Elysium at kumuha ng mga passcode at iba pang lihim na data. Gustong gamitin ng Spider ang impormasyon para makakuha ng pera mula sa bank account ng opisyal. Kung magagawa yon ni Max, sisiguraduhin ni Spider na makakarating si Max sa Elysium at magpapagamot. Wala nang ibang paraan si Max para iligtas ang kanyang buhay, kaya tinanggap niya ang alok. Lumalabas na ang mataas na opisyal na kailangan kunin ni Max ang impormasyon ay si John, ang lalaking mas inaalala ang mga bedsheet kaysa sa buhay ni Max. Gayunpaman, alam ni Spider na hindi matutupad ni Max ang kanyang misyon sa kanyang pisikal na kondisyon. Kaya, nagsasagawa siya ng isang pamamaraan sa kanya upang maglakip ng isang third generation powered exoskeleton sa kanyang katawan at ikonekta ang isang neural chip sa kanyang utak. Ang exoskeleton ay nagbibigay kay Max ng lakas na katumbas ng isang police robot. Sa sumunod na eksena, nakita natin si CEO John na nakilala si Jessica na sawa na sa mga ideolohiya ng Pangulo. Gusto niyang i-reboot at i-override ni John ang core ng computer ni Elysium at ibalik siya bilang bagong presidente. Pumayag si John na gawin ang trabaho at bumalik sa lupa para i-reboot ang computer program ayon sa kanyang kahilingan. Nag-program din siya ng isang denial system na papatay sa sinumang sumusubok na mag-download ng data mula sa kanyang utak. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang shuttle para sa paglipad patungong Elysium, ngunit ang shuttle ay kinuna ni Max at ng kanyang kukunan bago ito makaalis sa lupa. Nahanap nila ang CEO at malapit nang kunin ang kinakailangang impormasyon mula sa kanya, ngunit isang droid ang humarap sa kanila at isang shootout ang naganap, si John ay binaril sa proseso. Nagagawa nilang talunin ang droid at makuha ang kinakailangang impormasyon mula sa utak ni John. Binago ni Jessica ang sitwasyon ni John at agad niyang ipinadala si Kruger upang kunin ang mga taong umatake kay John. Dumating si Kruger at ang kanyang mga tauhan sa lokasyon at nagsimulang magpaputok kay Max at sa kanyang kuponan. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kuponan, kabilang ang kanyang matalik na kaibigan na si Julio, ay napatay ngunit si Max ay nakatakas mula sa pinangyarihan. Na-stress ngayon si Jessica dahil alam niyang may access sa kanyang top secret mission na ibagsak ang presidente. Pinipigilan niya ang lahat ng signal sa lugar para walang ibang sasakyang pangkalawakan na makakaalis. Samantala, nakuha rin ni Kruger ang kanyang mga kamay sa data na nakuha mula sa utak ni John. Napagtanto niya na ang data ay talagang sikretong programa ni Jessica at hinihikayat ang kanyang mga tauhan na kunin ang higit pa nito, marahil para sa kanyang sariling kapakinabangan. Samantala, isang nasugatan na si Max ang pumunta para humingi ng tulong kay Frey. Dinala niya siya sa kanyang bahay at nilagyan ng damit ang kanyang mga sugat. Nagising siya kinabukasan nang may nakita siyang batang babae sa harapan niya. Siya pala ang anak ni Frey na may sakit na leukemia at kakaunti ang oras para mabuhay. Hiniling ni Frey kay Max na dalhin siya sa Elysium, ngunit sinabi ni Max na siya ay hinahabol ng mga napakadelikadong tao, at kung sila ay naugnay sa kanya, sila ay papatayin din. Pagkaalis niya, dumating si Kruger at ang kanyang mga tauhan na hinahanap si Max. Kinuha nila si Frey at ang kanyang maliit na anak na babae na hostage, nang malaman nilang si Max ay ginagamot doon noong nakaraang gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Max kay Spider dala ang code na nakuha niya mula sa utak ni John, ngunit nabigo siya nang malaman na ang lahat ng mga espasyo sa hangin ay na-jam ni Jessica. Nangangahulugan ito na hindi maaaring panatilihin ng Spider ang kanyang pagtatapos ng alok at hindi maipadala si Max sa Elysium. Ang Spider ay dumaan sa code sa utak ni Max at hindi nagulat nang makita na ito ay code upang i-reset at i-reboot ang buong Elysium. Kung magagawa nilang muling isulat ang mga code at gawing mamamayan ng Elysium ang lahat, masisiyahan ang lahat ng tao sa pasilidad ng medbay na wala nang iiwan pang sakit sa mundo. Sinusubukan ng Spider na kumbinsihin si Max na maghintay hanggang sa ma-override nila ang sistema ng Elysium na maaaring tumagal ng 5 araw. Ngunit sa mga oras upang mabuhay, gusto ni Max na ibenta ang data kay Jessica para sa isang pagkakataon na gamitin ang medbay at iligtas ang kanyang buhay. Napagtanto ni Max na kailangan siya ni Kruger ng buhay, kaya nang dumating siya para kunin siya, pinapasok na lang ni Max ang kanyang sarili. Sa loob ng barko ni Kruger, nagulat siya nang makitang dinukot si Frey at ang kanyang anak. Sinabi ni Kruger kay Jessica ang tungkol sa paghahanap nila ng code, at iniangat ni Jessica ang airspace jam na nagpapahintulot sa barko ni Kruger, kasama si Frey, ang kanyang anak, at si Max na pumunta sa Elysium. Binibigyan din ito ng pagkakataon si Spider, at ang kanyang mga tauhan na ituloy si Max. Pumasok sila sa isang spaceship na may layuning mahanap si Max at gamitin ang code para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Bumalik sa barko ni Kruger, hindi maganda ang ugali niya kay Frey na ikinagalit ni Max. Habang gumanti si Max, naging malaki ang kanilang maliit na pagtatalo at naganap ang shootout sa loob ng barko. Inihagis ni Max ng granada si Kruger, na hinipan ang kalahati ng kanyang mukha. Nasira ang control system ng barko at bumagsak ito sa isang marangyang bahay sa Elysium. Utos ni Jessica na dalhin sa kanya ang lahat ng nakasakay sa barko. Inilabas ni Frey ang kanyang anak mula sa nawasak na barko at pumasok sa pinakamalapit na bahay para maghanap ng medbay. Nakahanap siya ng isa at sinubukan niyang gamitin ito sa kanyang anak, ngunit hindi ito gumana dahil wala siyang citizenship.
Sa huli ay nahuli silang lahat ng mga gwardiya at dinala sila kay Jessica. Inilagay ng mga tauhan ni Kruger si Kruger sa isang medbay at inayos ang kanyang mukha. Samantala, inilagay ni Jessica si Max sa isang makina upang kunin ang lahat ng impormasyon mula sa kanyang ulo, ngunit ang pagkuha ay siguradong papatayin siya. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na ituloy ito dahil walang halaga sa kanya ang buhay ni Max. Pagkaalis ni Jessica, ibinalik ng mga tauhan ni Kruger si Free at ang kanyang anak na babae. Malapit nang kunin ng mga doktor ang impormasyon mula sa utak ni Max at papatayin siya, ngunit nagawa niyang palayain ang sarili sa oras. Kasabay nito, minamaliit ni Jessica si Kruger sa pagbagsak ng kanyang spaceship at pagbabanta sa buhay ng mga mamamayan ni Elysium. Habang iniinsulto siya, sinaksak siya ng galit na Kruger sa lead. Plano niyang isulat muli ang code at gawin ang kanyang sarili bilang presidente ng Elysium. Ang mga tauhan ni Kruger ay umalis upang patayin ang lahat ng mga politiko sa pasilidad habang siya ay pupunta upang muling isulat ang code. Samantala, dumaong din si Spider at ang kanyang mga tauhan sa Elysium na hinahanap si Max. Nasa pasilidad sila na sinusubaybayan ang kanyang lokasyon. Si Max naman ay hinahanap si Frey nang makita niyang nasa pasilidad si Spider sa pamamagitan ng screen. Nakipag-ugnayan siya sa kanya at sinabihan siyang magpatuloy sa planong gawing mamamayan ng Elysium ang lahat at sa gayon ay mapuksa ang lahat ng sakit sa lupa. Pagkatapos ay iniligtas ni Max si Frey at nakilala si Spider sa parehong oras. Ipinadala niya si Frey sa pinakamalapit na medbay at hiniling sa kanya na maghintay hanggang sa marecord nila ang lahat bilang mamamayan ni Elysium para gumaling ang kanyang anak. Pagkatapos nito, si Max kasama si Spider ay gumawa ng kanilang paraan upang i-record ang system ngunit nahuli sila ni Kruger sa daan. Nagkasuntukan sina Max at Kruger ngunit madaling madaig si Max. Gayunpaman, ang takbo ng laban ay nagbabago nang maalis ni Max ang neural chip ni Kruger at sa gayon ay lansagin ang kanyang buong sistema. Matapos siyang talunin, pumunta sina Max at Spider sa mainframe at naghanda upang kunin ang code mula sa utak ni Max. Gayunpaman, dahil ang CEO na si John ay nag-code na ang sinumang kukuha ng code ay papatayin, ang tanging paraan upang mailigtas ang lahat sa mundo ay ang mamatay si Max. Sa kanyang limitadong oras, tinawagan ni Max si Frey at sinabi sa kanya na tinupad niya ang pangako niya sa kanya noong maliliit pa sila. Pagkatapos ay tumingin siya sa lupa at inihambing ito sa isang locket na ibinigay sa kanya ng kanyang madre caretaker. Pagkatapos ng emosyonal na sandali, pinindot niya ang pindutan upang i-reboot ang sistema ni Elysium at pinatay ang sarili sa proseso. Pagkatapos, nirehistro ng sistema ang bawat tao bilang isang mamamayan. Ang anak ni Freya ay gumaling sa medbay. Samantala, maraming mga barko ang ipinadala sa lupa na may mga medbay upang tulungan ang mga tao na gumaling mula sa mga sakit at pinsala.